gagawin ang dinuguan ngayon mga baby ko using squid ink. Yes, you heard me right mga baby ko, squid ink. Dahil wala namang dugo dito sa Japan, or meron pero mahirap hanapin. Kaya itatry natin to ngayon. Trending siya sa TikTok. At credit nga pala doon sa napanood kong video sa TikTok. Credit sa'yo at thank you sa recipe. Gagamitin natin recipe dito mga baby ko. Siyempre, garlic, onion, mamoy, at ano ba tawag dito? Intestine or laman loob. Something ganun. Basta kung ano yan. At lemon, and green chili, suka, patis, pampalasa, salt and pepper, of course, at saka, ang star of this video, ang squid ink. Mag-isa lang tayo. Nakalimutan ko maglalagay din pala tayo ng dahon ng laurel. Pakuluin lang natin ito ng mga 30 minutes mga baby ko. Ayan mga baby ko, after 30 minutes, okay na siya at medyo nabawasan na rin yung sabaw. Saktong-sakto lang sa ating squid ink, you know? Squid ink. Lagyan na natin tong sealing green. Wow, sealing green. Maglagay na rin tayo ng suka at lemon. So, tansya-tansya na lang kayo mga baby ko, ha? Gusto ko medyo maasim sa dinuguan. So, depende sa inyo yan. Siyempre, lalagyan ko pa ng lemon. Lemon. Baby. Nakalimutan ko nga bumiling lemongrass. Para mas masarap siya ng may lemongrass. Pakuloyin lang ulit natin kasi yung suka para maluto. Gina natin itong mga baby ko. I'm so excited to try it. Siyang dugo. Dugo siguro talaga to ng ano, squid. Mukha na siyang dinuguan. In fairness ha. Pakuluan pa natin to ng mga about 10 minutes siguro. Article mo. About 10 minutes. Para maluto yung kineming dugo or yung ink. Okay na ito mga baby ko, kapag malapot na siya. Ayan, malapot na siya. Kung naglagay ng pampalapot dito mga baby ko, ginawa ko, nilakasan ko yung apoy para maano yung sabaw. Mag-evaporate. Wow, evaporate. Basta ganun, lakasan nyo na lang yung apoy. So, ito na yung dinuguan natin mga baby ko. I-try na natin. I'm so excited. Pwede na to. Kain na tayo. Na nga mga bebe koy at nakaluto na tayo ng dinuguan using squid ink. So, mahuhusgahan na nga natin siya ngayon kung lasa ba talaga siyang dinuguan. So, ano pang hinihintay natin mga bebe koy? Kumain na tayo. Itadakimasu. Thank you po, Lord. Kain na tayo mga bebe koy. Kita nyo yan? Lumapot siya, oh. Ooh. Okay, tikman muna natin yung sauce.
Legit mga baby koi. Laso siyang dinuguan. So sa mga hindi mahilig sa dugo dyan, eto try nyo na. Ang sarap niya. Kain tayo. Sarap. Meron tayong patis. Kung gusto niyo ng mas malasa. Sarap. Try nyo na ito mga baby ko eh. Paggagawa ko nga ito kala mama. Parang mas maganda itong alternative. Kaysa dugo talaga yung gamitin. Mas okay ito. Sarap siya. Pwede ko pakain kay Hiroka to. Kasi hindi naman dugo yung ginamit. Ang sarap. Nakakatuwa naman. Ang sarap din nung ano ba tawag dito? Laman loob. Malambot. Kasi pinakuluan ko na ito kagabi mga baby ko eh. Kabayo mo, malaki ka. Buti na lang black suit ko. Nagkaaduguan na tayo dito. Sarap! Kung i-average ko to, 10 out of 10. 8. Pwede na talaga siya. Sarap talaga siya. Ako kasi mga baby ko, hindi ako makain ng dinuguan kapag hindi luto ng nanay ko or kapag hindi ko nakikita yung luto or hindi ko nakikita yung nagluluto. Kasi diba parang alansa ng dugo. Ito na lang talaga lagi kong lulutuin pag dinuguan. So, medyo mumuputi. Sarap niya. Pag naglagay kayo ng laman loob mga baby ko, separate nyo muna ang pakuluan para maalis yung lansa. Sarap. Puti eh. Cellphone kasi gamit ko. No joke mga baby ko eh. Okay talaga siya.
malaki rin yung tulong na nabigay ng squid ink mga baby koi. Hindi siya malansa. Tapos, nagkaroon pa siya na parang lasang, ano ba yun? Squid. Natural squid ink. Kasi kaya mas lalo siyang sumarap. Para siya naging special dinuguan. Ganun. Nakadamihan niya yung sili mga bebe ko. Mapalasa din talaga yan. Dami ko nakain. Nagkatapon-tapon sa carpet namin. Sarap. Ang dami kong busog, ang dami ko rin nakain. Sarap na mga baby ko eh. Try nyo na to. Ito na yung sign kapag napanood nyo to. Sign na para gumawa kayo. Kung mahilig kayo sa dinuguan at kung nagka-crave kayo. This is it, is it, is it. Will you cook every day? Every day. Okay. So mga baby ko, thank you for watching. Malapit na tayong mag 10k subscriber at mamimigay tayo ng 10,000 pesos kapag na-reach na natin yung 10,000 subscriber. Thank you for watching. Bye-bye.